Konnichiwa mga palangga, kumusta po kayo? Ngayon po ako ay aalis sana, pupunta ako ng ospital kasi may check up po ako ngayon. Kaya lang, namalayan ko na yung oras pala ay magti-3 na. Hanggang 3 o'clock lang po yung cut-off. Kaya ang gagawin ko po, magtatapon na lang ako ng basura. Or yung mga pet bottles ko dito sa likod ng bike. Ando nilagay ko po. Ayan, puno yan ng ano, pet bottles tsaka ibang basura. At mag-grocery na rin ako kasi hindi pa po ako nagtanghalian. Punta muna ako doon, baka may sale makabili. Ayan o, mga palangga. Ang init talaga. Hindi ko talaga mga palangga namalayan yung oras. Akala ko alauna pa lang kasi tumawag yung kapatid ko galing sa ano, probinsya. Ay, nasa Maynila pala siya ngayon. Ayan, nung pagtingin ko sa cellphone, 2 o'clock na pala. Wala. Kasi sasakay ako mga palangga ng train. Sa train pa lang mahabang oras na hinihintayin ko. Kaya ayan, sayang naman, nakabihis na ako. Ang gagawin ko, magtapon na lang ako ng mga bottles, tsaka mag-grocery na rin ako mga palangga kasi para makabili na rin ako ng pang-ulam namin ni Darling mamaya. Tapos, dun sa grocery na pupuntahan ko, 100 yen lang yung itlog or 50 pesos yung isang tray, 10 pieces yung laman dun sa grocery na pupuntahan ko ngayon. Maka-discount ako mga palangga ng almost half a price. Ayan mga palangga, ang linis ng daan, di ba? Walang masyadong sasakyan. At syempre, wala akong trabaho mga palangga, kailangan magtipid. Dahil kung hindi tayo magtitipid, ay ako pala, wala. God bless ko eh. Pag ganito kainit mga palangga, oh, kailangan talaga ng sunblock para hindi masunog. Yan, look mga palangga, oh, ang dami. Dito lang yan sa gilid ng daan, yung mga red spider lily or higanbana sa Japanese. Tapos yan mga palangga, recycle shop yan. Diyan ako mahilig mamili ng mga ano, ng mga damit ko. Kung gusto kong magpaiba-iba ng damit, mura lang yan mga palangga. Labhan na lang ng maayos. Yan mga palangga, dumating na ako dito sa tapunan ng mga pet bottles at saka mga lata. Ayun. Doon mga palangga, doon ako magtatapon. At yan nga mga palangga, papasok muna ako doon sa loob, mag-grocery muna ako. Hindi pa kasi ako nagtanghalian at tinapay na lang yung bibilin ko or ano, yung juice. Ang sagwa ng tingin sa akin ng babaeng katabi ko kasi nakita niya nagbibideo ako mga palangga. Sa isip siguro niya, bakit kaya nagbibideo yun? At dahil mainit mga palangga, itong Aquarius Ion drink na lang ang bibilihin ko. At tsaka titingin din ako ng iba pang mabibili gaya nitong tofu para pang ulam at itong pechay na 0.5%, ito na lang din mga palangga para mura, lulutuin ko mamayang gabi. At itong tinapay na para kay Darling mamaya, ako hindi na lang ako bibili ng mga ng tinapay mga palangga, yung ice cream na lang ang kakainin ko. Ayan yung chocolate flavor. Masarap to mga palangga. Malaki pati. At magbabayad na ako mga palangga. Diretso na ako dun sa counter. At ayan. Walang masyadong pila. At yun nga mga palangga. Tapos na akong mag-grocery. At dun sa labas kakainin ko yung ice cream na binili ko. Mga palangga, kain tayo.
At yun nga mga palangga, tapos na ako mag-grocery dito. Pupunta naman ako dun sa isang grocery store para bumili ng itlog na sale. Yan, past 3 na po dito mga palangga. Pero sobrang init pa din. Pero malapit-lapit na. Malapit-lapit nang mag-autumn. At ayan o, mga palangga, yung bisikleta ko, 35% pa rin siya. Pwedeng-pwede pa yan. Malayo-layo pa ang mararating ko. Kaya doon ako pupunta sa may isang store. Kasi sayang, every Monday lang mga palangga yung itlog. 100 na lang siya. Every Monday lang po nagsisale yung itlog doon kapag ka may card. Eh si Darlene, pag nagluluto ng itlog mga palangga, dalawa. Hindi pwede yung isang itlog lang, kaya kailangan marami ako stock ng itlog. Sabi ko nga sa kanya, malapit na siyang maging manok eh. Kasi halos araw-araw kumakain ng itlog. Alam niyo ba mga palangga, yung si nanay, nakasabay ko yun doon kanina sa isang store na pinuntahan ko. Tapos nagulat ako, pagdating ko dito, ayan, nakamotor po siya. Andito rin siya mga palangga. Siguro alam din niya na tuwing Monday ay sale dito ng itlog. Kaya yung mga ganyang mga edad na matatanda na, ang ginagawa talaga nilang mga palangga ay pagtitipid. Kasi wala na silang mga trabaho. Minsan naasam na sila sa mga pension. At saka dito hindi yung uso yung bibigyan ka ng mga anak mo. Kanya-kanya po dito mga palangga yung buhay. Hindi kaya sa Pinas, syempre, sa kultura natin, iba naman talaga, diba? Kaya, kahit na yun, nakita nyo naman, naglalakad siya na medyo nakayuko na, ibig sabihin matanda na po siya, pero nag-grocery pa rin siya mag-isa. Karamihan po sa mga Hapon ay matitipid po, marunong sa pera. At yun nga mga palangga, agad na ako nakapamili. Ayan, yung itlog at saka sibuyas lang ang binili ko at saka pipino. Doon ako mga palangga dadaan sa ano, walang stoplight. Sakto, nakago ang stoplight. Di na ako nag-antay. Ayan mga palangga, ang kagandahan ng Japan. Yung mga bahay ang gaganda. Pero, yung totoo, halos karamihan po gawa lang yan sa kahoy. Tapos meron lang siyang insulation sa loob para sa klima nila dito. Malamig, malinis. At after mga 15 or 10 years, nire-rehome nila yung mga palangga. Kailangan iparehome mga palangga yung mga bahay dito sa Japan kasi yung mga insulation niya nasisira. Ganun. Kaya magastos every 15 years or 10 years, I think, mga ganun po. Pero sobrang gaganda ng mga bahay nila dito. Nung ako po ay nagtatrabaho pa, dito ako madalas dumaan kasi walang stoplight. No, mga palangga. Ayan, meron ditong bahay na gaya niyan. Nakikita nyo ba yan? Ayan, di ba? Parang under construction. Ang ganda ng langit, oh, mga palangga. Siguro mga by katapusan ng September or first week ng October, medyo lalamig na ng konti. Tingnan nyo mga palangga, oh, meron ditong kahoy na maganda, oh. Ay, lemon pala, kulay yelo. Sobrang init pa rin talaga mga palangga, oh, kaya hindi pwedeng wala akong face mask. Masusunog yung ano ko, kisngi. Kaya freckles. May madadaanan ako mga palangga na bentahan ng mga gulay. Titingnan natin kung mura. Tapos ayan po mga solar panels. High tech talaga sa Japan mga palangga. At itong bahay na to, siguro mga 2 years or 3 years pa lang yan siya. Kasi nakakita ko yan dati nung parang kinukonstruct pa lang. Siyempre mga palangga, masarap din maging tambay dito sa Japan. Kaya lang ang problema, nakaka-boring din. Tapos, siyempre wala akong mga kamag-anak dito. Ako lang mag-isa. Tapos yung asawa ko lang. Eh, siya may mga kamag-anak dito pero ako wala.
pupunta sana ako ng check-up ko, kaya lang hindi ko na inabutan yung oras. Sayang lang mga palangga, may cut-off kasi doon eh, hanggang 3 p.m. lang. Tapos yung hospital dito, kapag Sabado, ano, half day lang madalas, tapos Linggo wala. Tapos ano, weekdays, hanggang 6 p.m. lang yung cut-off ng mga hospital dito, karamihan. Ayun na mga palangga, oh. Dito na ako nakarating sa pinuntahan ko nung isang araw. At ayan, nagbo-bloom pa rin yung ano, yung higambana. Ayun mga palangga, kung nakikita nyo, nasa kabilang... Andyan lang, oh, sa kabilang kalsada yung ano, yung mga red spider lily. Sobrang init pa rin. At doon ako dadaan sa dinaanan ko ng isang araw para ano, mas malapit-lapit ako makarating sa bahay. Pauwi na ako mga palangga. Dito ko na po tatapusin ang video ko. Maraming salamat po sa pagsuporta at sa panunod. Hanggang sa susunod na video. Bye-bye!